Chapter 16. Matalim na tingin ang pinukol ko kay Nanding na nakayuko lang at halatang tension. Kung hindi lang gumanda-ganda, ang mood ko ay kanina pa siya bumulagta sa sahig dahil sa kapalpakan niya. Pinatawag ko silang lahat dito sa library office para kausapin. Pero tinaon ko munang tulog ang asawa. Bakit mo iniwan si Ivana? Hindi ba kabilin bilinan ko na wag mo siyang iiwan saan pa siya pumunta? Madiin na sabi ko kay Nanding. Sir, sorry po, sumaglit lang po ako sa kapatid ko, di ko naman po akalain na may ipit ako sa traffic. Malakas na binayo ko ang mahogany table na ikinapitlag niya at ng ilan ko pang mga tauhan na naroon. Hinayaan mong mag-commute ang asawa ko. Paano na lang kung loko-loko ang driver na nasa Kia niya? Sikmat ko. Natahimik naman siya at yumuko na lang pati na rin ang mga tauhan. Sumandal naman ako sa leather chair at marahas na bumuntong hininga. Isa-isa ko silang tiningnan. Kinuha ko sila sa agency ng isang kaibigan. Mahigpit ang mga utos ko sa kanila at ayoko sa lahat ng palpak. Dahil sa oras na pumalpak sila, tanggal na sila at ibabalik ko sila sa agency nila. Sa lahat ng pwede silang pumalpak sa pagbabantay pa sa asawa ko. Ayaw na ayaw ko ngang nagko-commute siya tapos maabutin ko kaninang bumaba ng taxi. Nanding, alam mo naman siguro ang consequences ng kapalpakaan mo. Matigas na sabi ko. Nag-angat naman siya ng mukha na bakas ang pagkabahala. Sir, huwag niyo pong tanggalin. Pigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Di ko na po uulitin. Pakiusap niya. Kinumpas ko naman ang kamay. Sa simula pa lang sinabi ko na sa inyo ang mga dapat at hindi niyo dapat gawin. Pinibigyan ko kayo ng libreng araw na pwede niyong puntahan ang mga pamilya niyo. Basta't nasusunod ang mahigpit kong bilin. Kapag oras ng trabaho, trabaho. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo. Kaya kung ayaw niyong mawala ng trabaho at ibalik ko kayo sa agency niyo, sumunod kayo. At yon ang hindi mo ginawa Nanding. Sir, tinaas ko ang kamay para patigilan siya sa pagsasalita. Mag-empake ka na at bukas na bukas din ay bumalik ka na sa agency niyo. Ipapadala ko na lang sa kanila ang huling sweldo mo kasama na rin ang bonus. Sabi ko. Laglag ang balikat niya na muling yumuko. Salamat po sir. Walang kabuhay-buhay na sabi niya at tumalikod na. Nagpaalam na rin ang apat pa at sumunod ng lumabas. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa loob ng library office bago napagpasyahang lumabas at bumalik sa kwarto. Nananabik na akong makatabi sa kama ang asawa. Humihikab ako habang pababa ng hagdan. Maaga akong gumising dahil maaga ang pasok ko ngayon. Dapat nga mas maaga pa ang gising ko. Nagsabi ako kay Luis kagabi na maaga niya akong gisingin, dahil sa aming dalawa siya ang laging nauunang gumising. Mabuti na nga lang di niya ako pinuyat kagabi. Pagkatapos ng mainit naming tagpo sa banyo ay di na yon nasundan pa, dahil kailangan ko na ring matulog. Pero pag gising ko ay wala na sa tabi ko si Luis pero nasa kwarto pa rin ang briefcase niya. Malamang ay nasa library siya. Good morning. Masiglang bati ko kanila Manang Leng pagpasok ko ng kusina. Napahinto sila sa pagkukwentuhan nila at napalingon sa akin. Naghahanda na sila ng lulutuin sa almusal. Si Ate Che ay nagdudurog ng kanin habang nagpipitpit naman ng bawang si Ate Ona. Good morning ma'am. Halos sabay-sabay na bati nila sa akin. Good morning ma'am, mag-aalmusal na po ba kayo? Sandali lang po ito. Ani Manang Leng na nagpiprito naman ng daing na bangus. Ayos lang po manang magkakape na lang muna ako. Sabi ko. Ay ma'am, ako na po ang magtitimpla ng kape nyo. Magiliw na alok naman ni Ate Lucy na gumagawa ng fresh mango juice. Masarap siyang magtimpla ng kape. Hindi na Ate Lucy, ako na lang. Sabi ko at pinuntahan ng coffee maker. Kumuha ako ng tasa sa cupboard at kutsarita. Nag-resume naman sila sa ginagawa nila. Pero napapansin kong nagpapalitan sila ng tingin at natahimik. Si Luis po ba nagkape na? Tanong ko habang hinahalo ang kape kung may gatas. May time gusto ko ng kape na may gatas, may time naman na gusto ko ng hot chocolate sa umaga. Opo ma'am, nagpatimpla po kanina dinala ko sa library. Sagot ni Ate Lucy. Tumango-tango naman ako at umupo sa stool chair sa island counter at hinigop ang mainit na kape. Manang Leng, aalis na po ako. Nag-angat ako ng mukha at lumingon sa entrada ng kusina. Si Kuya Nanding pala ang nagsalita. Nakasibilyan siya at may dalang duffel bag.
Nasa likuran niya si Kuya Gordon at apat pang tauhan na malungkot ang mga mukha. Aalis ka na ba talaga? Tanong ni Manang Leng na bakas rin ang lungkot sa boses. Napakunot ang noo ko at binaba ang tasa sa counter. Saan ka pupunta, Kuya Nanding? Di ko na napigil ang itanong. Napalingon si Kuya Nanding sa kinaroroonan ko at tila doon lang ako napansin base sa reaksyon ng mukha niya. Ma'am Ivana, nandyan po pala kayo. Good morning po. Bati niya sa akin. Pinati rin ako nila. Kuya Gordon. Tumayo naman ako mula sa stool chair at lumapit sa kanya. Saan ka pupunta, Kuya Nanding? Ulit ko sa tanong. Di naman siya agad sumagot at tumingin kanila Manang Leng. Tila nag-aalinlangan siyang sabihin. Aalis na po ako, ma'am. Babalik na po ako sa agency. Aniya sa malungkot na boses. Lalo namang kumunat ang noo ko. Ha? Aalis ka na? Bakit? Ayaw mo na rito? Sunod-sunod na tanong ko. Bigla din akong nalungkot. Naging malapit na rin kasi siya sa akin dahil siya ang madalas na maghatid at sundo sa akin sa school o kahit saan pa ako pumunta. Para ko na nga rin siyang bodyguard. Umawak siya sa ulo. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Ano po kasi? Tinanggal na po siya ni Sir Ma'am. Sabat ni Ate Ona. Siniko naman siya ni Ate Che at Ate Lucy na tila sinasaway siya. O bakit? Totoo naman ah. Tinanggal ni Sir si Kuya Nanding. Tumahimik ka na nga. Ang ingay mo. Magpit-pit ka na lang ng bawang dyan, saad ni Ate Che kay Ate Ona. Di ko sila pinansin at nakatuon lang ang atensyon ko kay Kuya Nanding na ngayon ay nakayuko na. Totoo ba? Tinanggal ka ni Luis? Tanong ko. Hindi siya umimik at tumango lang. Nagsalubong naman ang kilay ko. Bakit? Pumalpak po kasi ako, ma'am, sa trabaho ko. Malungkot na sabi niya. Ano bang ginawa mo, kuya? Matindi ba ang kapalpakan na ginawa niya para tanggalin siya ni Luis? Hindi ko po kayo nasando sa bahay niyo, ma'am, kagabi. Hinayaan ko po kayong mag-commute. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Yun lang. Ang babaw ha. Tumango siya. Pero tanggap ko naman po, ma'am. Kasalanan ko po. Mahigpit ang bilin sa akin ni Sir Luis na huwag kayong hayaang umuwi mag-isa. Babalik na po ako sa agency namin at sana may kumuha agad ng serbisyo ko. Maraming salamat po, ma'am, sa kabaitan niyo sa akin. Napapikit ako at kinumpas ang kamay. Hindi, Kuya Nanding, dito ka lang. Kakausapin ko si Luis. Sabi ko sa matatag na boses. Nagangat ng mukha si Kuya Nanding at nagtinginan na naman sila ng mga kasama niya. Naku, ma'am, huwag na po. Kasalanan ko naman po talaga. Hindi, kuya, basta dito ka lang. Huwag kang aalis. Gusto ko pagbalik ko dito sa kusina, nandito ka pa rin. Pinal na sabi ko at nagmarcha na palabas ng kusina at tinahak ang direksyon papunta ng library kung nasaan ang asawa ko. Naku, patay na naman ako nito kay sir. Baka sabihin niya nagsumbong ako kay ma'am. Kabadong sabi ni Nanding at tiningnan si Ona. Kasalanan mo ito eh, ang marites mo. Aba, dapat nga magpasalamat ka. Dahil sa ginawa ko hindi ka na mawawalan ng trabaho. Taas noong sabi ni Ona. Paano mo naman nasabi? Kapag ako talaga binaril ni sir at namatay, mumultuhin talaga kita hanggang sa mamayat ka. Huwag kang angkabado bente dyan, Kuya Nanding. Si Ma'am Ivana yun. Ang reyna ng mansyon na ito. Takot ang hari sa kanya. May punto naman si Ona, mainam na nga yung nalaman ni Ma'am Ivana ang pagtanggal sa'yo ni sir. Mapipigilan ang pag-alis mo. Sabi naman ni Manang Leng. Naging malapit na rin kasi sa kanya ang mga tauhan. Para na niyang mga anak at kapatid ang mga ito. Napahawak naman sa ulo si Nanding na kabado pa rin. Huwag kang mag-alala pare, balik trabaho ka na. Tiwala ka lang kay Ma'am Ivana. Hindi makakakontra si Sir kay Ma'am Ivana. Marupok yun pagdating kay Ma'am Ivana. Ani Gordon na saksi sa maraming pagkakataon na naging marupok, ang mabagsik na amo sa asawa nito. Wala naman ang nagawa si Nanding kundi naupo na lang sa upuan na nasa kusina habang hinihintay ang hatol niya. Kumatok ako ng tatlong beses sa makapal na pinto ng library office. Mabigat ang loob ko pati ang paghinga ko. Di ako makapaniwala na sa ganun lang kababaw na dahilan ay tatanggalin na ni Luis si Kuya Nanding sa trabaho. Pasok. Ani Luis sa loob ng library. Hinawakan ko ang doorknob sabay tulak pabukas. Naabutan ko si Luis na kunot ang noo at seryosong nagtatype sa laptop niya. Nasa mesa niya ang tasa ng kape na tinimpla ni Lucy. Ang aga-aga nagtatrabaho na agad siya.
Nakakahiya tuloy na istorbuhin siya. Bumuntong hininga ako. Parang nawala na ako ng lakas na kumprontahin siya. Pero hindi pwede, kailangan ko siyang kausapin para kay Kuya Nanding. Nagangat siya ng mukha at natigilan nang makita ako. Lumiwanag pa ang mukha niya. Baby, gising ka na pala. Aniya at tumayo. Lumapit siya sa akin sabay hapit sa bewang at mabilis akong kinintalan ng halik sa labi. Tipid ko lang siyang nginitian at sineryoso ang mukha. Kumunot na naman ang noo niya. What's wrong? Tanong niya. Umawak ako sa dibdib niya at tumangala sa kanya. Nakita ko si Kuya Nanding sa baba may dalang bag. Babalik na raw siya sa agency. Panimula ko. Hindi naman siya nagsalita at nakatingin lang sa akin. Tinanggal mo daw siya. Dugtong ko. Bumuntong hininga siya at namulsa. Ginawa ko yun dahil hindi siya sumunod sa utos ko sa kanya. Oras ng trabaho kung saan siya pumupunta, tapos hinayaan ka pang mag-commute mag-isa. Seryosong sabi niya. Ako naman ang bumuntong hininga. Umalis lang siya saglit kahapon dahil pinuntahan niya ang kapatid niyang may sakit. Pinayagan ko siya dahil magtatagal naman ako sa bahay namin. Yun nga lang naipit siya sa traffic nung pabalik na. Ako na ang nagsabi sa kanya na wag na siyang tumuloy sa bahay dahil magko-commute na lang ako. Mababaw na dahilan lang naman. Hindi yun mababaw lang wife. Putol niya sa sasabihin ko pa at matiim akong tiningnan. Takot ako na nagko-commute ka mag-isa lalo na sa gabi. Paano kung may lokong driver kang nasakyan? Paano kung may makasabayan kang mga halang ang kaluluwa? Marami nang nangyayaring krimen sa labas. Mga nawawalang babae na kinukuha ng van tapos ilang araw matatagpuan ng mga kamag-anak patay na. Isipin ko pa nga lang na mangyayari sa'yo yun na babaliw na ako. Kung pwede nga lang na ako mismo ang magbantay sa'yo 24 oras gagawin ko. Litanya niya. Napakagatlabik naman ako at parang may pamitik sa puso ko dahil sa sinabi niya. Yung mababaw na dahilan sa akin ay malalim pala sa kanya. Sobra siyang nag-aalala sa akin at gusto niya lang na maging safe ako. Sorry, mahinang saad ko. Hinawakan na naman niya ako ulit sa bewang ay hinalikan sa noo. I'll do anything for you, Mrs. Ko. Masiguro ko lang na lagi kang safe. Malambing na sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Kumanti din ako ng yakap sa kanya at sumandig sa dibdib niya. Parang may mainit na kamay na humaplo sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. Muli kong naramdaman ang pakiramdam na importante ako. Parang si daddy noon, lagi ako ang priority niya. Importante rin naman ako kay mommy pero iba kasi ang way niya. Tumangala ako sa kanya, babe. Nagbaba ng tingin ang mapupungay niyang mata. Ngumuso ako, baka pwedeng wag mo nang tanggalin si Kuya Nanding. Bigyan mo siya ng isa pang chance. Nagawa lang naman niya yun dahil nag-aalala siya sa kapatid niyang may sakit. Baka nga nagbibigay pa siya ng financial support dito. Kapag tinanggal mo siya, paano pa siya makakatulong sa kapatid niya? Saglit siyang dinagsalita at nakatingin lang sa akin. Masyado ka nang nagiging malapit sa mga kasambahay at tauhan natin, Mrs. Ko. Eh kasi naiintindihan ko ang sitwasyon nila. Naghahanap buhay sila para sa mga mahal nila sa buhay. Sabi ko. Bumuntong hininga siya. Fine. Di ko na siya tatanggalin. Mamaya kakausapin ko siya. Tuluyan na akong napangiti at niyakap ang mga braso sa batok niya sabay tingkayad at kintal ng halik sa labi niya. Umisi naman siya at siniil na ako ng mariing halik. Nalalasahan ko pa ang kapeng ininom niya. Pero ayos lang masarap naman siyang humulik. Pasok. Sabi ko nang makarinig ng tatlong katok sa pinto. Mula sa binabasa kong dokumento ay nagangat ako ng tingin. Kumakbang palapit sa akin si Nanding na nakayuko. Good morning po sir. Bati niya. Tumango naman ako at binaba ang papel na hawak ko. Matiim ko siyang tiningnan. Halata sa hitsura niya nakabado siya. Mabait naman siya at masunurin sa lahat ng inuutos ko. Nakapalgay ang loob na nga ng asawa ko eh. Yun nga lang pumalpak siya kagabi. Hindi naman siguro masamang bigyan ko siya ng isa pang chance lalo na at nakiusap na sa akin ang asawa ko. Nagsumbong ka ba sa asawa ko? Tanong ko. Naku sir, hindi po. Tarantang sabi niya at nakaguhit ang takot sa mukha. Pero diretso siyang tumingin sa mata ko at lumunok. Pero sir, sana po magbago pa ang isip niyo. Huwag niyo na po sana akong tanggalin. Kailangan na kailangan ko po ng trabaho sa ngayon. Pakiusap niya. Napakamot naman ako sa kilay. Sige na, hindi na kita tatanggalin. Nagliwanag ang mukha niya at nanlaki ang mata. Talaga po sir.
Matiim ko siyang tiningnan. Pero wag na sanang maulit yun, Nanding. Higit sa lahat, pinaka-importante ang asawa ko. Opo, sir. Hindi na po mauulit. Pagbubutihan ko pa po sa trabaho ko. Sabi niya. Good. Sige na, magpalit ka na ng damit. Ihahatid mo pa mamaya sa school si Ivana. Opo, sir. Maraming salamat po. Aniya na nakaguhit na sa mukha ang tuwa. Yumukod siya at lumabas na ng opisina ko. Sumandal ako sa leather chair at hinimas ang baba. Nangiti ako at napailing. Nagiging masyado na akong malambot dahil sa asawa ko. Di ko alam kung dapat ko ba yung ikabahala o ikatuwa. Ang alam ko lang ay ayoko siyang ma-disappoint sa akin. May bonus pa nga ako kanina dahil siya na ang kusang humulik sa akin. Piga-piga ko ang mga daliri na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Bahagya akong nakayuko kagat ang labi, at hindi makatingin ng diretso kay Nico. Nagulat ako nang bigla siyang mag-text kanina sa school para makipagkita. Kakauwi lang daw niya kahapon at gusto niya akong makausap, dahil may nabalitaan daw siya tungkol sa akin at gusto niya iyong kumpirmahin. Alam ko naman kung ano yun. Kung hindi pa ako umuwi, hindi ko malalaman na kinasal ka na pala. Aniya na bakas ang hinanakit sa boses. Sorry, hindi ko naman alam kung paano sasabihin sa'yo, dahil sabi mo walang signal sa pupuntahan nyo. Sabi ko, guilty ako dahil hindi niya nalaman agad ang tungkol sa pagpapakasal ko. Kahit naman liligaw ko lang siya ay may karapatan din siyang malaman. Hindi ganun yun, Ivana. Tumingin siya sa akin. Nakaguhit ang disappointment at hinanakit sa mata niya. Napakagatlabi na lang ako at yumuko. Kaya ako sumampo ng barko para sa'yo. Kaya ako nagsusumikap dahil sa'yo. Tapos malalaman ko pag uwi ko may asawa ka na. Di mo alam kung gaano ako nasasaktan ngayon, Ivana. Nico, akma kong hahawakan ang kamay niyang nakapatong sa mesa pero tinabig lang niya ang kamay ko. Huwag mo kong hawakan. Sikmat niya sa akin. Para namang may pumiga sa dibdib ko. Pinaasa mo ko, Ivana. Umasa naman ako. Alam mo bang sabik na sabik akong umuwi para makita ka? Umaasa ako na may sagot ka na ngayon. Pero bigo ako. Nico, I'm so sorry. Halos pabulong na sabi ko. Hindi ako makahanap ng mga salitang sasabihin na ikagag-on ng loob niya. Balita ko mayaman ang napangasawa mo. Siguro tuwang-tuwa ang mami mong mukhang pera. Bigla akong nag-angat ng tingin sa kanya. Hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Nico, huwag mong babastusin ang mami ko. Mariin kong sabi. Bakit? Totoo naman ah. Kaya nga ayaw niya sa akin para sa'yo dahil hindi ako mayaman. Hindi ako nagkaimik sa sinabi niya dahil totoo naman. Ayaw sa kanya ni mami dahil hindi siya mayaman. Nahihiya na rin ako dahil pinagtitinginan na kami ng mga katabing mesa namin. Pati nga si Kuya Nanding na nasa labas lang ng resto ay nakatingin din sa amin. Nico, hindi mo kasi naiintindihan. Mahina hong sabi ko. Gusto ko mang sabihin sa kanya, ang buong nangyari kung bakit ako biglang nagpakasal ay nag-aalinlangan naman ako. Baka kung ano pa ang isipin niya. Umiling-iling siya. Ang sakit nitong ginawa mo sa akin, Ivana. Alam ko wala akong karapatan dahil hindi naman tayo at manliligaw mo pa lang ako. Pero pinaramdam mo sa akin na may pag-asa ako sa'yo eh. Ang mami mo lang ang pumipigil sa'yo noon na sagutin ako. Kaya nga nagsisikap ako para tanggapin ako ng mami mo. Totoo naman yun. Kung hindi lang sa pagpipigil sa akin ni mami ay sinagot ko na siya. Gusto ko rin naman siya eh noon. Pero ngayon hindi na. Iba na ang nilalaman ng puso ko. Inis na tumayo si Nico at nagmamarcha nang lumabas ng resto. Ni hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Kahit nang tawagin ko ay hindi man lang siya lumingon. Sinaman nga rin niya ng tingin si Kuya Nanding bago sumakay sa kotse niya. Alam kong masama ang loob niya sa akin. May kasalanan naman ako. Tahimik ako habang nasa gitna kami ng biyahe ni Kuya Nanding. Mabigat ang loob ko at ang isip ko ay nasa resto pa rin. Tinagtag ko na ng text at chat si Nico at panay ang hingi ko ng sorry pero wala man lang siya ni isang reply. Ang mga chat ko nga ay sinin lang niya. Alam kong dahil sa nangyari at mag-iiba na ang samahan namin. Hindi na kami magiging kagaya ng dati. Maliban na lang kung tanggapin na niya ang nangyari at piliing intindihin na lang ako. Narinig kong tumikim si Kuya Nanding. Tumingin ako sa kanya. Ma'am, salamat po pala at kinausap niyo si Sir. Nakangiting sabi ni Kuya Nanding sa akin at tiningnan ako sa rearview mirror.
Pagkatapos kong makausap si Luis ay binawi na nga niya ang pagtanggal kay Kuya Nanding. Minitian ko siya, walang anuman Kuya Nanding. Sabi ko, siya nga pala dumiretso ka ulit sa bahay. Kakausapin ko kasi si Mommy. Ang pangakong tawag ni Mommy sa akin kagabi ay hindi naman nangyari. Sige po, makalipas ang ilang minuto ay nasa bahay na kami. Pero hindi pa ako nakakapasok sa bahay ay dinig na dinig ko na ang sigawan ni Mommy at ni Steve. Dali-dali na akong pumasok sa loob. Ano ba kasing nangyayari sa'yo, Beverly? Hindi ka naman ganyan. Nagbago ka na. Kakasama mo yan sa amiga mo eh. Sabi ko naman sa'yo layuan mo na sila. Sigaw ni Steve. Hindi ako ang nagbago. Ikaw, mademo ka na. Pinagdadamutan mo na ako. Nanghihiram lang ako ng pera, pero kung ano-ano pa ang mga sinasabi mo. Sigaw rin ni Mommy. Bahagya silang nakatalikod sa akin kaya di nila ako napapansin. Pati nga si Yaya Daling na baka sa mukha, ang pag-aalala habang nakatingin sa dalawa ay hindi rin ako napansin. Tama na kayong dalawa ano ba? Mag-usap kayo ng mahinahon. Saway ni Yaya Daling sa dalawa. Tama naman ang mga sinasabi ko ah. At lahat ng sinasabi ko para yun sa'yo. Masamang impluensya sa'yo ang mga amiga mo. Tingnan mo nga, nangangalumata ka at nangangayat, dahil sa walang kwentang kasusugal mo. Huwag mong idamay ang mga amiga ko, sila lang ang nagpapasaya sa akin. Mabuti sila hindi ako pinagdadamutan. Hindi kagaya mo. E di doon ka manghiram sa mga amiga mo, tutal naman sila lang ang nagpapasaya sa'yo at wala na akong kwenta sa'yo. Ani Steve na mahihimigan ang hinanakit sa boses. Lumayas ka, hindi kita kailangan. Sigaw ni Mommy at pinagtulakan pa si Steve. Mommy, sigaw ko na. Di ko na kasi kaya ang ginagawa niya kay Steve. At hindi rin ako makapaniwala sa inaasal niya ngayon. Para siyang ibang tao. Natigilan naman si Mommy at si Steve at tumingin sa akin pati na rin si Yaya Daling. Ivona, anong ginagawa mo dito at nandito ka? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Mommy. Bumuntong hininga naman si Steve at tinalikuran na si Mommy. Tumingin siya sa akin. Bakas ang pagkahapo sa mukha niya. Kausapin mo ang Mommy mo, ayaw niyang makinig sa akin. Sabi ni Steve bago niya ako nilampasan. Pinalingan ko naman si Mommy, Mommy anong nangyayari? Bakit nag-aaway kayo ni Steve? Tanong ko. Wala yun anak. Yang si Steve kasi pinagdadamutan na ako. Nanghihiram lang ako ng pera, ayaw akong pahiramin kung ano-ano pa ang sinasabi. Sabi ni Mommy na hindi makatingin ng diretso sa akin. Napansin ko nga ang pangangitim sa ibaba ng mata niya. Halatang walang sapat na tulog at bahagya din siyang pamayat. Ano po bang gagawin niyo sa pera at nanghihiram kayo sa kanya? Ano, ipang, ipang susugal niyo, putol ko sa sasabihin niya. Napasinghap naman siya at tumingin sa akin. Anong, huwag niyo nang ikaila Mommy. Dinig na dinig ko kayo kanina ni Steve. Nag-aaway kayo dahil sa pagsusugal niyo. Sinabi na rin sa akin ni Yaya Daling na noon pa man ay nagsusugal na kayo. Sabi ko, ha, so ano ta, pinagtutulungan niyo ko. Galit niyang sabi at tiningnan kami ng masama ni Yaya Daling. Bumuntong hininga ako, hindi sa ganun Mommy. Walang masama sa pagsusugal pero wag lang sobra-sobra. Hindi ako sobra magsugal, kayo lang ang nag-iisip niyan. Katwiran pa niya pero maya-maya ay naging malambot ang mukha sa akin. May pera ka ba dyan anak? Baka naman pwedeng pahiramin mo muna ako. Hindi ko ipang susugal. Babayaran ko ang amiga ko. Nakakahiya kung di ko siya babayaran. Ayaw naman akong pahiramin ni Steve. Mommy, sige na anak, alam kong may pera ka. Pahiramin mo muna ako. Pangako papalitan ko rin naman. Kailangan ko na kasing bayaran ang amiga ko. Pakiusap pa ni Mommy at hinawakan ang kamay ko. Tumingin naman ako kay Yaya Daling na nakatingin lang din sa amin ni Mommy at hindi kumikibo. Tiningnan ko si Mommy, nagsusumamo ang mukha niya, pihira lang siya manghingi sa akin. Hindi rin siya mademo sa akin. Kapag meron siya ay binibigyan niya ako. Bumuntong hininga ako, magkano ba ang kailangan mo Mommy? Nagliwanag ang mukha niya, 20,000 lang anak. Sabi niya, napasinghap naman ako, bakit ganun kalaki? Pero sa halip na itanong ay dinukot ko na lang ang wallet ko sa bag. May pera naman ako, pinibigyan ako ni Luis. Bukod sa cash ay binigyan din niya ako ng sariling ATM pero di ko ginagalaw ang ATM. Hinugot ko ang pera sa wallet at nagbilang. Pinigay ko sa kanya ang 20,000 na hinihingi niya.
Tuwang-tuwa naman na tinanggap niya iyo. Salamat anak. Alam kong di mo ako matitiis. Aniya at niyakap ako ng mahigpit. Tinapik-tapik ko naman ang likod niya. Si Yaya daling ay iiling-iling na lang. Basta mami, huwag niyo pong ipangsusugal yan ha. Bayaran niyo na ang amiga niyo. Gusto ko pa sanang tanungin kung saan niya dinala ang binigay sa kanyang pera ni Luis. Pero hindi na lang. Alam ko naman na ang sagot. Oo anak. Don't worry, babayaran ko na talaga ang amiga ko. Aniya at nilagay na sa bulsa ng bestida ang pera at tumalilis ng akyat sa hagdan. Mukhang excited pa siya. Saan kayo pupunta mami? Tanong ko. Maliligo anak, tapos pupuntahan ko na ang amiga ko para bayaran. Nakangiting sabi niya. Tumango na lang ako. Tumingin naman ako kay Yaya daling at nilapitan siya. Humalik ako sa pisngi niya. Dapat hindi mo binigyan ng mami mo ng pera. Aniya. Ipambabayad daw po niya sa amiga niya at hindi daw siya magsusugal. Sabi ko, pero sa loob-loob ko ay duda din ako kay mami. Di ka makakasiguro dyan. Hay, lumalala na ang mami mo. Nagiging addict na yata siya sa pagsusugal. Ang suhestyon nga ni Steve ay iparehab na siya. Napakunot ang noo ko. Ganun na po ba kalala? Bago pa lumala, dapat aksyonan na. Nanlulumaw namang umupo ako sa sofa at tumingin sa ikalawang palapag ng bahay namin kung nasaan si mami.